po, ma'am. Samson, kanina ka pa namin tinatawagan. Nasaan ka? Pasensya na po. Busy ako sa inutos niyo. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi na natin problemahin ulit si Bartolome. Bakit? Anong ginawa niyo? You what? Abel, sorry. Kinailangan ko gawin yun kasi kailangan ko siya pigilan. At sinabi niyo... Tumahimik ka. Ang sabi ko sa'yo noon, hindi na dapat maulit ang kapalpakan mo. Ang sabi ko, gawa mo ng paraan para pagilan ang pulis na yan. Pero hindi ko sinabi, patayin mo. Alam mo ba sa ginawa mo? Baka malagay tayo sa kapahamakan. Paano kung may nakakita sa'yo? Sigurado po ako walang witness, ma'am. You better make sure. Because if this thing blows up on us, malalagot ka, Samson. Ano pang ginagawa mo dito? Umunis ka na! Magtago ka, hayop ka. At huwag ka muna magpapakita sa bayan na to. Naiintindihan mo? Get out! Si Hepe. The governor is taking care of that problem. Ngayon, kung may lumabas na witness tungkol dun sa ginawa ni Samson, we'll just deal with it later. Pero ngayon? Ngayon, ma? Paano? Paano ngayon? Well, I just told you. Wala na silang ebidensya laban sa atin. Everything is under control, son. May namatay dahil sa atin! We've talked about this before. Hindi tayo nagpapatay sa kanya. Si Samson ang pumanpak. And besides, nangyari na nangyari. Wala na tayong magagawa. Ano? Anong ibig sabihin nun? Ano, ma? Ganito na tayo ngayon? Nagpapapatay tayo ng tao? You better calm down, po. Hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. May taong namatay! May taong namatay! Stop it, Paul! Stop it, Paul! Anak, hindi ko naging intensyon patayin siya. You know that. Kasalanan din naman niya. Siya yung pumunta dito. He came snooping around. Trying to get an evidence para sirain tayo lahat ng mga pinaghirapan natin all our lives. Paul, anak, I want you to get hold of yourself, get rid of that guilt, and learn to live with what happened. Dahil kung hindi nangyari ito, baka mas malaking problema pang hinaharap natin ngayon. I don't want to be talking about this again. This is the last time we're going to talk about this. Ever. Ma'am, may papasahin lang po. Ma'am! It was something that had to be done. It was something that had to be done. Masyadong malaki ang nakataya. I had to move fast. It was something that had to be done. I had to think fast. It was something that needed to be
Samson! Di ba sinabi ko sa'yo, kapag namatay yung tao, mananagot ka sa'kin. Pumadpak ka pa rin! Dahil sa katangahan mo, nadamay kami! Hindi dapat nangyari ito. Nandun yung pamilya niya nung pinatay mo siya. Umalis ka! Umalis ka na! Nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal naming Panginoon, ako'y sumasamba. Pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Lupa man ay langit na rin. Umasakam ikaw ang iisipin. Pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ang bayaning pulis na si Abner Bartolome matapos itong ma-hit and run ng hindi pa nakikilalang suspect. Ayon sa paunang investigasyon ng mga pulis, pinaghahanap pa ang sakyan na kulay gray na sedan na may plate number na ULS-653 na siyang nakapatay sa pulis na si Abner Bartolome matapos itong ma-hit and run. Oh, babe, bakit mo pinatay? Di ba yung tukol sa pulis na pinaproblema ni Abel? Martha, it's a busy day. Sige na. Si Nathaniel. Kailangan ako ni Nathaniel. Naalala ko nga si Abner nung naniligaw sa akin yan. Hindi ko naman talaga gusto yan eh. Eh anak, alain mo ba naman, hinahaman ba naman ako ng basketball? Eh, sabi niya, kapag ka daw natalo ko siya, eh girlfriend na niya ako. Pero kapag natalo niya ako, magiging bodyguard ko siya. At kahit ano daw ang iutos ko, pwedeng-pwede. Ako akalain mo nagpatalo. Salamat sa pakikiramay niyo, ha. Malaking tulong talaga ito sa pamilya namin. Tunan na kami, Ana. Sige na. Salamat, ha. Ate Ana, tulungan ko na po kayo dyan. Parang hindi pa nga kayo makatulog. Okay lang ako, Nathaniel. Promise. Eh, kailangan ko gawin to, eh. Tay Abner,
Alam ko po, hindi po ako dapat umiyak ngayon. Kasi po, masaya na kayo sa langit. Pero hindi ko po matanggap na hindi na kayo makikita eh. Hindi ko na kayo makakakwentuhan. Mayayakap. Makakasama. Salamat po sa lahat-lahat, Tatay Abner. Kahit hindi niyo po ako kaano-ano, tinanggap niyo pa rin po ako. Ipinaramdam niyo sa akin ang ibig sabihin ng pamilya. Minahal niyo ako bilang isang anak. Dahil po sa inyo, naramdaman ko ang pagmamahal ng isang tatay. Mahal na mahal ko po kayo. Diba sinabi ko sa'yo, 10 copies ang kailangan ko? Opo, 10 copies po yan. At nakikipagtalo ka pa! Erong kang kabilang ko lang! Siyam lang! Naiwan ko ata sa Xerox machine. Sir, check ko na lang po. Pero ano ba? Ang simple-simple lang ng trabaho mo, hindi mo pa magawa? Lahat tayo may kailangan gawin dito! Huwag mo nagdagdagan yung problema ko, pwede ba? AVL, may problema ba si Paul? Si Paul? May problema ho ba kayo? Why do you ask? Well, lately kasi he's been really bothered. Hindi ko nga alam kung bakit. Iniisip ko may kinalaman ito sa pagkamatay ni Abner Bartolome. Abner Bartolome. I'm sorry, Martha, but... I'm not sure I'm following you here. I know you know what I'm talking about. Nakalimutan mo ba? Abogado ako. I've done my research. And I've connected the dots tungkol sa pagkamatay ni Abner Bartolome. Well, for starters, yung sunog sa barangay Katarungan na sinabi niyo dati, hindi mo alam na parte ng acquired properties niyo. Nung sinimula ni Abner Bartolome imbestigahan yung sunog, nasuspindi siya. Pagkatapos nun, nakulong siya dahil sa harassment, a case which you asked my help for. After that, nabaril sa hold up. At ngayon naman, hit and run. So, what are you trying to say? AVL, I think hindi tayo nagkakaintindihan ng maayos. I'm not here to threaten you or anything. Should I be threatened? Let me put it this way. Alam ko may pinagdaraanan si Paul. At kung gaano kabigat man yun, I wanna be there for him. Gusto ko siyang tulungan. What is it you really want, Martha? I want your son. I wanna be part of him. I wanna be part of his life, part of your family. So please, keep me in the loop. Kasi makakatulong ako. Why should I trust you? Marami akong bagay na kayang gawin for you, Avia. I'm a lawyer, and I can make even the wrong things seem right.
nakuha ko ng tiwala ni AVL. And they just killed the man. Si Paul! I'm working on it. Kuya. Dapat lang, Martha. Baka nakakalimutan mo. Ang trabaho mo lang dito. Ay, makasigurado tayo magpapaksala ka ni Paul. Naiintindihan mo ba? Oo. Naiintindihan mo? Remember, Martha, sinira na mag-inang yan ang buhay ng ama natin. Makakalimutan yan. Hindi ko nakakalimutan, Kuya. Abby! Gusto mo? Alam mo, Abby, nasa langit na si Tatay Abner. Siyempre, mabait si Tatay. Sigurado na sa langit na siya. Sigurado, masaya na si Tatay Abner. Kaya dapat, hindi tayo malungkot. Hindi ko mapigil na malungkot, Nathaniel. Kasi pag iniisip kong wala na si Tatay, masakit dito eh. Alam ko yung nararamdaman mo, Abby. Masakit dito. Bakit gano'n, Nathaniel? Bakit namatay si Tatay? Mabait naman siya, di ba? Bakit siya kinuha sa atin? Bakit siya hindi nililigtas ng anghel? Bakit siya pinabayaan ng anghel? Siguro, hindi nga sila totoo. Siguro nagkamali lang si Tatay. Hindi totoo ang mga anghel! Nathaniel, hindi totoo ang mga anghel! Maestro? Maestro? Nandiyan po ba kayo? Naririnig niyo po ba ako? Maestro? Maestro? Naririnig niyo po ba ako? Wala po natin mag-usap. Maestro? Maestro! Si Tata Abner po. Alam ko, Nathaniel. Si Tata Abner mo. Nasa langit na siya. Alam ko po yun. Alam ko po na dapat maging masaya na ako na nasa langit na si Tata Abner. Pero hindi ko po mapigilan ng sakit. Sobrang sakit po. Bakit po ba kailangan mamatay si Tatay Abner? Nathaniel, alam mo may wakas ang buhay ng bawat tao. At yan hindi natin mapipigilan. Ang tanging magagawa lamang natin, bantayan, gabayan, patungo sa landas ng kabutihan. Para pagdating ng takdang panahon, Nathaniel, sa langit sila pupunta. Pero nararamdaman ko po ang sakit na pinagdaanan ni Nanay Beth, ni Ate Anna, ni Abby. At ang lahat ng nagmamahal kay Tatay Abner, nauunawaan ko po ang mawala ng isang kapamilya. Sobrang sakit po. Bakit po ba kailangan mangyari ito? Eh, hindi mo dapat nararamdaman yan, Nathaniel. Bilang isang anghel, dapat, Nathaniel, nauunawaan mo yan. Pero hindi ko po maintindihan. Naguguluhan po ako sa nararamdaman ko. Sabihin niyo po sa akin, bakit po ba kailangan maranasan at pagdaanan ng lahat ng ito? Magpakatatag ka, Nathaniel. Kung ano man ang sinasabi mong naramdaman mo, hindi mapipigilan ang misyon mo dito sa mundong ito, Nathaniel. Kung sakali mang pagsubok ito, Nathaniel, malalampasan mo ito, Nathaniel. Tiwala ka.
Maestro, kamusta na si Nathaniel? May problema ba sa ating munting anghel sa lupa? Hindi ko alam kung bakit. Pero nakakasiguro ko na merong pagbabago sa buhay ni Nathaniel sa lupa. Ang dating nagkakalat ng mga kwento tungkol sa mga anghel, patay na. Nasaan na ngayon yung sinasabi mong anghel? Tulungan namin ni ate to. Tutuparin namin lahat ng mga pangako mo para sa mga bata. Pangako bayaw. Hindi ko sila papabayaan. Ay, pabayaan mo po. Sabi mo sabay natin hahanapin yung mga tunay kong mga magulang. Sabi mo sasamahan mo ko pero iniwan mo na kami. Sa pamilya natin. Alam ko po, yun din ang gusto niyo. Lupa manay,
langit na rin.